Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat, ngayon po ay December 5, 2024, Webes ng unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 26, verses 1 to 6. Sa araw na iyo'y, ganito ang aawitin sa Huda, matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog. Baya ang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos sa kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay binabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahihirap. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At papatuloy po tayo sa ating paglalakbay. Tayo po ay nasa unang linggo ng panahon ng pagdating ng Panginoon. At yung, kumbaga po, no, yung ating pananaw, ang ating pong pag-iisip, ang ating buong humbaga pagkatao ay ituon natin dito sa mensahe ng Adbyento. No? Tayo po ay naghahanda para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Siyempre, pag sinabi pong Kapaskuhan, ito ay ang pagsilang o pagdating ng Panginoon. So, yung unang pagdating at inaasahan natin ang kanyang muling pagdating, kanyang muling pagbabalik. At maganda po na sabi nga, no, sa konteksto ng pagdiriwang natin, ang paanyaya sa atin ni Propeta Isaías ay magtiwala kayong lagi sa Panginoon. So, maganda po ito, no? Kailangan natin itong ulit-ulitin at sabihin sa ating sarili, no, na magtiwala sa Panginoon. Kahit na may mga pagkakataon na pwedeng sabihin natin na ano bang pagbabago sa atin, ano bang mangyayari ngayong Pasko, parang ganun pa rin. Pwede nating masabi yon. Maraming taong nagsabi, ganun pa rin naman, parang walang nagbabago, walang nangyayari. Isang taon na tayo nagdadasal, isang, o higit pa na dinudulog natin sa Panginoon na magkaroon ng pag-unlad, pagbabago sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating lipunan. Pero parang yung sa tingin natin wala, no? Pero ngayon ay muli yung paalala sa atin, no, na ating unang pagbasa. Magtiwala tayo lagi sa Panginoon sapagkat siya ang kublihan natin. At sabi niya, darating ang araw, ibabagsak niya, ibababa niya ang mga palalo, ang mga tingin sa sarili, matataas, ay kanya ibabagsak. Siya mismo ang magwawasak, no, ng mga muog, no, ng mga ito, ng mga sinasandalan ng mga tao na imbis na sumandal sa Diyos, ay ito ay kanya pong aalisin. Kaya no, magandang maisa puso natin lagi ang mensahe nito. Magtiwala tayo sa Panginoon kasi siya mismo ang magtatanggol sa atin. Siya mismo ang tutulong sa atin. At ang Diyos din mismo ang kumikilos at kikilos para sa atin pong kaligtasan, para maibigay sa atin yung kapayapaan na hinahangad ng bawat isa sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.